I think ito na talaga yon. I found the one. Best decision. It has been a very transformative journey, not only physically, but also emotional, and yung whole being ko talaga nag-transform. Ako, I've gained weight, I've lost weight, and I resorted to fitness to get pregnant. Nanganak ako with 2 kids, and naturally, I gained so much weight because of it. And now, I am starting to crawl back again into fitness. Take this as your sign na dapat umpisahan mo na yan. Kasi hanggat hindi mo yan tinatry, hindi mo malalaman kung ano yung magiging result ng fitness sa buhay mo. Hi, Judy Sariel here, and I am here to talk about my fitness journey. Wow, fitness journey, grabe. First time ko ata mag-share ng anything fitness related dito sa aking vlog. Feeling ko talaga, may kiba ako para mag-share ng anything fitness related. Hindi naman ako expert on this. I am not a dietitian, I am not a trainer in any sorts, and I'm not even someone who's consistent with fitness or healthy living talaga. Kaya naman lagi kong naiisip, or parang lagi ako nag-hold back na, bakit ako mag-share ng fitness related? Eh, parang mess up rin naman yung fitness journey ko. But ayun nga, if you've been following me sa aking mga social media accounts, nakikita nyo siguro yung mga post ko about fitness, about exercising, about food I eat. Kaya naman, nagulat din ako na curious pala kayo sa aking mga ginagawa. That's why now, I am here today para i-share lahat sa inyo yung mga experiences ko lang naman sa aking fitness journey. Ako, I've gained weight, I've lost weight, and I resorted to fitness to get pregnant. Nanganak ako with 2 kids, and naturally, I gained so much weight because of it. And now, I am starting to crawl back again into fitness kasi 1 year postpartum na ako with my second child. Share ko sa inyo lahat yung ups and downs ko sa fitness. Ako, growing up, matatawag talaga na payatot akong bata. I remember nga, ang yung nanay ko, na-try na siguro lahat ng vitamins or gamot na pangpalakas ng appetite, pero hindi pa rin siya sobrang effective sa akin. I don't know, siguro parehas kami magkapatid, hindi kami talaga palakain na bata. Ewan ko ba, kapag kakain kami sa umaga, sapilitan pa talaga. Alam mo yung parang, syempre di ba papasok ka sa school, tapos kailangan may laman yung chan mo going to school. I hate that. Parang nasusuka ako every time kakain ako ng breakfast. First meal of the day ko, I remember nung pumapasok ako sa school, eh siguro mga 9 or 10, yung first recess namin sa school, dun pa lang ako kumakain. Kasi if pipilitin ko mag-breakfast pa lang sa umaga, naku, magsusuka-suka talaga ako, guys. So, ganun yung relationship ko with food. Hindi rin ako talaga palakain ng gulay. Hindi rin talaga healthy yung mga kinakain ko. Mahilig akong kumain ng rice, yung mga normal na ulam, pero laging walang gulay. Fruits, hindi rin masyado, iilan lang rin. So, yung food ko talaga is hindi healthy growing up. It's not because fault yun ng nanay ko, hindi talaga. Personally, as a kid, talagang struggle sa parents ko na pakainin ako ng mga healthy food and whatsoever. Pero guys, kung meron man akong isang pagkain na uulit-ulitin kong kainin, kahit yun lang yung pagkain ko talaga daily, yun ay ang tinapay. I am obsessed with bread. Umaga, tanghali, gabi, kahit may bread, okay na ako talaga. I'm good to go. Yun talaga ang aking go-to food growing up. Carbs talaga siya. Well, pag naman bata ka, parang lahat naman ang kinakain mo, kinukulit mo rin, di ba? So parang hindi ko pa naman agad naramdaman yung effect nun sa akin nung mga bata-bata pa ako. Aside from food, yung physical activity ko naman, hindi rin talaga ako ma-sports na tao ever since. Kung naging classmate nyo ako, alam nyo yan, na kapag PE, nandyan lang ako lagi sa tabi. Kung mga sports kinemerun, kasi ayoko mainitan. Kunin nyo na lang ako muse, wag lang talaga yung maglalaro ng mga volleyball or yung mga badminton or anything physical activity related, hindi talaga ako mapapasali dyan. Nakakapaglaro naman ako ng mga patintero o habul-habulan sa labas, pero hindi lang talaga ako ma-physical activity growing up. Lagi lang ako nasa bahay talaga, homebody talaga ako as a person. So having said all that, guys, yung food relationship ko na hindi healthy, plus yung no physical activity, yun yung kinalakihan ko. Akala ko yun yung tama. Kasi wala namang effect sa akin eh. Siguro kasi mabilis pa yung metabolism ko noon, kaya
wala pa masyadong effect yung pagkain ko na napakaraming carbs, ng puro junk. Of course, nag-college na ako, syempre, nakaluwag-luwag na tayo, mga momser, di ba? Meron na tayong enough allowance para makapag-fast food. Kapag college ka, syempre, every lunchtime mo. Ako, syempre, I came from Montalban, Rizal, guys. And hindi pa masyadong marami yung mga fast food chain sa Montalban noong mga panahon ko. Kaya grabe nung nakaluwas ako sa Manila, sa FEU, kaliwat-kanan yung fast food chain, Jollibee, McDo, KFC, Chowking. Naku, sobrang heaven talaga siya for me kasi every lunchtime ko, pili lang ako ng isa sa kanila, ah, McDo ako today, Jollibee, ganyan. Yan yung mga naging go-to food ko, guys. Even snacks! Parang dun na ako nag-start. Sa'yo na tumataba na ako kapag lumalaki na yung pisngi ko. Dito talaga napupunta yung mga fats eh. Sa pisngi at saka sa bilbil area. Hindi pa naman siya OA. Hindi naman siya yung parang grabe, wow, ang taba mo na. Hindi naman ganun. Alam ko lang sa sarili ko na hindi ito yung usual self ko. Iba eh. Iba eh, parang may tamad ka na. Na parang, basta, iba yung feeling. Iba yung naging effect sa akin. Even nung college, wala pa rin akong physical activity. Hindi pa rin ako nagsasali sa mga sports or anything. So, hindi ko rin na-burn lahat ng mga junk food na kinakain ko. Hindi pa din doon nag-start yung fitness journey ko, guys. So, akala nyo siguro, guys, no, ang kasunod nito is yung nag-decide na ako mag-healthy living, nag-decide na ako mag-exercise kasi feeling ko tumataba na ako. Hindi pa rin, guys. Not until na-diagnose ako with PCOS nung college. Yun yung naging turning point ko, guys. I remember, third year college ako noon, and I had to bring myself sa clinic kasi sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Of course, ang una kong inisip, baka diarrhea lang to. So, it took days until nagsabi sa akin yung friend ko na, uy, magpa-check ka kaya sa OB, baka naman related yan doon. Nagpa-check ako, nagpa-ultrasound, and doon na nalaman, and doon na ako na-diagnose na meron akong PCOS. And may cyst daw yung ovaries ko, may hormonal imbalance daw ako, and that's the reason kung bakit sumasakit yung tiyan ko kasi left and right ovaries ko, punong-puno ng cysts. To be honest with you guys, wala na akong natandaan dun sa consultation ko with the OB kasi parang grabe lahat ng words niya foreign para sa akin. And yung mga sinasabi niya sa akin, alam mo parang blow by blow na mga pananakot. Hindi naman pananakot, sinasabi lang naman yung truth, diba? Pero parang syempre sa akin, seryoso ba? May ganito akong sakit. At that point, parang feeling ko grabe, sobrang lalata pala nito. Kasi sinabi sa akin na, I can't be pregnant, prone ako sa acne, possible na magkaroon ako ng diabetes, magiging tabain ako. Sobrang daming information yung natanggap ko on that appointment. Sobrang na-depressed talaga ako, guys. I remember, pinrescribe niya ako ng pills. Yun yung first step pag nalaman na may PCOS ka. So, she asked me, anong gusto mong pills ang i-take? Pills na may iwasan na magkaroon ka ng cystic acne para sa good skin, or pills para hindi ka maging tabain, hindi ka biglang tumaba. Ang naisip ko that time, hindi naman ako mataba ngayon. And parang mas makokontrol ko yung pagkain ko kaysa sa paglabas ng cystic acne sa mukha ko. So ang ending, ang pinili ko is yung pills for good skin. After ko dun sa OB appointment ko, dun ako nag-decide na kailangan hindi ako magkaroon ng type 2 diabetes, hindi ako tumaba, para hindi ako makuha pa ng anymore na kahit anong sakit. So yun, dun ako nag-decide na mag-diet at mag-exercise daily. Napabuti na nalaman ko na may PCOS ako kasi dun nag-start talaga yung fitness journey ko. Pero guys, sobrang extreme, sobrang OA ko talaga. Sobrang OA yung ginawa ko. Alam nyo, sinet ko yung mind ko noon na hindi ako pwedeng kumain na ng rice. As in, 3 times a day, hindi ako nagra-rice. Kasi no sweets at all. Looking back, guys, grabe na-amaze ako sa sarili ko that time na natanggal ko yung sweets, natanggal ko yung coffee, natanggal ko yung rice. So I remember, ang kinakain ko lang noon is puro ulam lang. So eventually, na-realize ko rin naman sa sarili ko na hindi talaga sustainable yung ginagawa ko noong mga panahon na yun. Lalo na nung gumraduate ako, nung nagtatrabaho na ako, hindi pwede yung naging diet plan ko para sa akin. So slowly, binalik ko yung pagkakaroon ng rice, pero I remember nag-start ako ng 1 rice a day lang, ganyan. No sweets pa rin, kasi ang pinaka-kinatatakutan ko that time is magkaroon talaga ng type 2 diabetes. Yun lang yung talagang
I think yung good na nagawa nung pagda-diet ko noon, ang hindi ko talaga rin tinanggal is yung pag-e-exercise ko. Kasi guys, to be honest, na-enjoy ko rin talaga siya. Sobrang naging stress reliever ko yung pag-workout. So from college hanggang sa naka-graduate na ako, working na ako, yun talaga yung naging constant sa akin. At least in a week, nakaka-4 times a week ako mag-workout talaga nung mga panahon na yon. Kasi para naging outlet ko siya. Kapag stress ako, mag-workout na nga lang ako, isa-sweat it out ko na lang. Ganun yung naging routine ko. I do HIIT, yoga, na-try ko na yan. Ano pa ba, nag-jog ako. Pero hindi ako masyadong mahilig sa cardio, guys. More on strength training talaga yung mga ginagawa ko. Na-try ko na rin naman mag-gym, pero ako na from Montalban pa, hindi ko masyado talaga rin pinush. So, most of the time, home workouts lang yung mga ginagawa ko. Actually, up until now, ganun pa rin yung ginagawa ko. So there, life happened and I got married to Mark. And of course, after getting married, nag-try kami mag-baby. Dahil nga may PCOS ako, alam ko na mahihirapan ako magbuntis. Nag-try ako napakaraming procedures. I think yung mga iba kong vlogs, kung viewers ko na kayo noon pa lang, nakita nyo naman yung naging journey ko sa pagkoconceive. And ang tanging nag-work for us was IVF. Laging ina-advise ng doctor na magkaroon ka ng healthy living. Meaning, kakain ka ng mga masustansya, mag-exercise ka para fit. So, yun na yung nangyari sa akin. IVF was tough, not only physically, but also emotionally talaga, guys. So, nabuntis ako, syempre, dun tayo sobrang kumain, guys. Bumawi tayo ng pagkain. So, with my 2 pregnancies, in-enjoy ko talagang kumain. And because of that, nag-gain tayo na naman ng weight. So, yung dalawang pagbuntis ko, guys, sobrang magkaiba. Kasi, with my first child, ang bilis na wala yung pregnancy weight ko. Maybe because I am breastfeeding and marami sa inyo nagtatanong dyan kung nagda-diet pa ako after kumanganak. Hindi po ako nagda-diet kasi pag nag-diet ako, maa-affect yun sa supply ng milk ko. So, hindi po ako nagda-diet. Siguro nung kay Mati, kaya rin siguro mas napabilis na wala yung pregnancy weight ko was because 5 months postpartum, nag-start na uli ako mag-workout, mag-exercise. Hindi naman daily, pero like in a week, naka-3 times ako mag-workout. Pero of course, nung sa second child ko kay Jenny, grabe, super challenge talaga to exercise and even to prioritize myself after giving birth sa kanya. Kasi syempre, may toddler ako, nandiyan na si Mati. Plus, I have to take care of this newborn baby. So, wala na talaga akong time to do other things. Kasi wala na talaga. So, I think it was bare months last year kung saan talagang first time ko maka-experience ng postpartum depression. Grabe pala, no? Napakahirap pala talaga. Kasi I was really in a dark place. Every night akong umiiyak. Every time I look at myself, I don't feel good. Nagsa-self-pity ako. I feel disgusted. I was at my lowest point talaga. To the point na yung ugali ko was mean to my loved ones already. Yung patience ko with my kids, sobrang ikli na, mabilis na akong mapikon. It was really affecting my relationships na. Sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwedeng ganito ako. Ang greatest realization ko from that lowest point of my life last year is because my cup was empty. I kept on prioritizing everyone except myself. Nakalimutan kong bigyan ng kahit konting time yung sarili ko. Kaya naubos talaga siguro ako. Nung dumating yung year 2024, ginawa ko talaga yung resolution is to at least give time for myself, to prioritize myself, and to do something for myself. Ang una kong naisip talagang gawin is to go back to working out. Pero of course, hindi naman ganun kabilis or kadaling bumalik uling mag-workout. Lalo na kapag ang tagal mong nag-stop. And lalo na ngayon na may dalawa na akong anak, si Mati na sobrang active boy who's also going to school na dapat kong asikasuhin. And also right now si Jemmy na 1-year-old na and nagsistart na yung sobrang kakulitan. Paano? Paano ko umpisahan? Kaya ko bang isingit sa time ko? So ito na naman ako sa pag-doubt sa sarili ko. So buti na lang talaga, guys. I have this friend, si Florence. Meron kaming 1 makeup session. Nakita ko yung napakaganda niyang transformation. So, sabi ko sa kanya, Mom, anong ginawa mo? Grabe, ang laki ng pinayat mo. May abs ka na. Iba yung vibe and outlook mo ngayon. As in, very fresh, very happy. Anong secret mo? Tapos sabi niya,
Ay, kasi nagka-Kaizen ako. Ha? Kaizen? Ano yan? Very foreign word sa akin. Actually, it's a fitness program. It's a fitness community. It's actually a 100 days challenge transformation. So sabi ko, another challenge na naman? Kaya ko ba yan? Pero to be honest, na-curious talaga ako. Nakita ko yung mga details about it, yung mga experiences ng tao, testimonials. Nung una, sabi ko, totoo ba to? Kasi nakita ko yung mga transformations. Sabi ko, grabe. Ganun kabilis, kayang ma-achieve. So, ang naisip ko agad, naku, baka scam to. Pwede ba yun? 100 days, makaka-achieve ka agad ng ganung kagandang result? Parang binrush off ko na lang. Sabi ko, ay, baka hindi ko ma-achieve. Baka nag-work sa iba, pero sa akin, baka hindi mag-work. Parang too good to be true talaga. Parang hindi ko talaga maisip na possible to. Hanggang sa naisip ko, sige, mag-workout na lang ako sa bahay. Parang ginagawa ko dati. Mag-daily workouts ako uli. Pero sino bang niloko ko, di ba? Kapag talagang nag-stop ko for a very long time sa pag-exercise, ang hirap nang makabalik. So kahit tinatry ko yung best ko na mag-allot ng time na mag-exercise, hindi ko siya talaga nagagawa religiously. Hanggang sa dumating ang February, nag-message naman to si Flo sa akin. Bilang talaga napakagaling niya mambudol. Sabi niya, Ma'am, naalala ko, di ba curious ka sa Kaizen? Nag-a-accept na sila ng enrollees for the new season. Mag-enroll ka na kasi feeling ko bagay ito sa'yo talaga. Feeling ko magiging maganda yung transformation. Sabi niya ganun sa akin. Nagdadalawang isip pa ako. Ganun yung sabi ko sa kanya. Hindi ko pa sure. Parang hindi ko yan talaga kaya. Kapag hindi ka maka-enroll ngayon, maghihintay ka na naman ng another season to try it. Yun yung sabi niya sa akin. Hanggang sa siguro, naging busy na rin sa Florence niya na ako na-follow up ng tuloy-tuloy. Hanggang sa last day of enrollment na. Alam ko naman sa sarili ko na gusto ko siya kasi curious talaga ako. Parang baka ito yung sundot na kailangan ko para maumpisahan ko yung fitness journey ko uli. Pinag-isipan ko talaga nung buong araw that day. Siguro mga 2 hours before mag-end yung day of last enrollment. Nag-message na ako kay Mark. Sabi ko, babe, gusto kong salihan to fitness program. Will you support me? Sabi niya agad sa akin, you know what? Go for it. Kasi investment mo yan para sa sarili mo. And alam mo, na-touch talaga ako doon. Itong asawa ko rin talaga, ano rin talaga siya eh. Kahit ganyan yan eh, love na love rin talaga ako niyan. Kung hindi ko susubukan, hindi ko rin malalaman kung ano yung magiging effect nitong program sa akin. Ending, napa-enroll ako. Kahit na wala talaga ako ina-expect na anything sa program, napa-enroll na lang ako basta. Best decision na nag-enroll ako sa Kaizen. It has been a very transformative journey with Kaizen talaga. Not only physically, but also emotional and yung whole being ko talaga nag-transform because of Kaizen. Alam nyo, ang tagline ng Kaizen is more than just fitness. And I can truly attest dun sa tagline nila na yun. Kasi ito ha, real talk. They teach you fitness-related stuff like workouts, yung mga diet or meal plans. Who are we kidding? Lahat naman yun available na sa internet. Ano ba yung difference ng Kaizen? Kasi ako talaga, marami akong tinitingnan. Pasok ba yun sa time ko? Lalo na ngayon na nanay ako. Pangalawa, sustainable ba siya? Kaya ko ba talagang gawin yung mga pinapagawa? Or yung diet ba? Kaya ko ba talaga siyang gawin? Pangatlo, may support ba talaga ako makukuha? Or may magigain ba talaga ako from this program? And alam nyo ba lahat ng mga doubts kong yun or mga tanong kong yun properly nasagot ng Kaizen? Yung iniisip ko about time. Ikaw ang mag-decide kung kailan mo gusto mag-workout. Kung ilang beses ka in a week mag-workout. Kung ano lang ba yung available time mo para maka-workout. So kunyari, talagang busy ka in a week. Then one day lang yung kaya mong i-commit para makapag-workout. Kaizen will give you a fitness or an exercise program na kung saan mamamaximize kahit yung nag-iisang araw mo for that week. Tapos kunyari, in the next weeks naman, medyo na bakante ka, meron kang 2 days na free, bibigyan ka uli ni Kaizen ng workout na masusunit mo yung 2 days na yon. Wala ka talaga yung excuses eh. So talagang magbibigay ka lang ng time at bibigyan ka ng program ng Kaizen para masulit yon, para makagawa ka ng something for the benefit of your body, your ubing. Yung tungkol sa dieting. Ako guys, I've tried almost all na ng mga diet programs, yung intermittent fasting, yung OMAD, mag-water lang in a day. And also, na-try ko na rin yung calorie deficit. Sa lahat ng yon, ang nag-work para sa akin is talagang calorie deficit. It works for me. Yun yung parang pinakamalapit sa katotohanan ko na achievable para sa akin. And sa Kaizen, they will teach you how to properly do calorie deficit. Kasi before, nagka-calorie deficit na ako. Pero
parang hindi ako nakaka-achieve ng ano, ng good results. Pumapayat ako, pero parang bakit ganun, hindi man lang ako nagigain ng muscle. Or parang diet lang ako nag-diet, pero parang wala rin. Hanggang sa parang ayoko na mag-diet, wala akong nakikita ng result. So dito sa Kaizen, they will teach you how to properly do calorie deficit. Ano ba talaga yung tamang dapat kainin? Hindi ka nila gugutumin, guys. Yun yung pinaka-happy ako. They encourage you to eat para makapag-perform ka sa mga workouts properly. Pero eat healthily, guys, ha? Hindi yung overeat. Yung pasok pa rin sa calorie deficit mo. Kasi to be honest, kahit nakaka-calorie deficit ako, nakakapag-chocolate pa rin ako, nakakapag-ice cream pa rin ako, nakakapag-cake pa rin ako, lahat ng mga pagkain na ine-enjoy ko before, na-enjoy ko pa rin hanggang ngayon. Lalong-lalo na ako na nagbe-breastfeeding, guys. So yun rin yung concern ko rin pala. Eh, paano yan? Magda-diet ako, eh, nagpapa-breastfeed ako. They did not force me to lower down to the extent yung calories ko. As these weeks goes by, they will help me kung paano properly mabawas-bawasan yun na hindi maapektuhan yung aking milk supply. So yun, I'm very, very happy with that. So yes, naging sustainable ngayon yung calorie deficit sa akin. So lastly, I think ito na talaga yun. I found the one. Ito na talaga yung masasabi ko na na-enjoy kong program na gawin. Na-enjoy kong kumain, na-enjoy kong mag-workout, na-enjoy ko yung community. Kaya naman, I think ito na talaga yung the one for me. And by the way, guys, ha, hindi ako sponsored. Baka akala nyo, hindi ako nagbayad sa Kaizen or libre yung Kaizen sa akin kaya sinasabi ko to. Hindi, guys, ha, nagbayad po ako. Ito kasing Kaizen, ito talaga yung masasabi ko so far na best investment na ginawa ko para sa sarili ko. Kaya talagang very happy ako and very eager ako to share. Kung meron kayong mga questions, and I am sure curious kayo about Kaizen, please drop your questions para makita ko yung mga questions ninyo. And gagawa na lang ako ng separate video about my Kaizen journey para mas may share ko sa inyo yung detailed experience ko about Kaizen. So ayan, nakalagpas 50 days na kami. So parang may last 5 weeks na lang kami para tumodo effort hanggang mag 100 days transformation reveal na kami. So yun, I'm very excited about it. To be honest, yung Kaizen journey ko, super roller coaster ride. Last week, nag-isip na ako na parang gusto ko na mag-quit kasi ang daming nagaganap sa aking buhay ngayon na parang feeling ko hindi ko na kaya ipagpatuloy yung Kaizen journey ko. But gaya nga sabi ko, yung Kaizen community is such a very supporting and loving community na kung saan they will push you, they will support and motivate you para ma-achieve talaga yung 2.0 version mo. And I can't wait na i-share sa inyo yung magiging transformation ko. Sobrang very proud ako kasi yung 9-week progress ko, grabe, I can't believe na kaya ko palang ma-achieve yun sa abs ko. Nung una, grabe, parang sabi ko, impossible for me. Pero, grabe, thank you talaga, Kaizen. Kasi may line na yung chan ko. I'm very, very happy with it. And I believe na kapag talagang mas nagsipag pa ako until 100 days, baka meron ng konting-konting sumilip na pandesal dyan sa chan ko kahit dalawang pandesal lang. Sobrang magiging proud na ako sa sarili ko. Ayun, again, mag-comment kayo ng mga questions ninyo about Kaizen kasi sobrang excited akong sagutin yan at sobrang excited pa akong magkwento. That's it, guys. Dito ko napuputulin itong fitness journey vlog natin today. Pero guys, asahan ninyo na hindi ito ang last fitness-related vlog ko kasi gustong-gusto ko talagang mag-share pa ng more insights, mga more discoveries na natutunan ko along the way ngayong natagpuan ko na talaga ang program na nag-work sa akin. So ayun, asahan ninyo na medyo mapapadalas yung mga pagpo-post ko ng mga fitness-related stuff sa social medias ko and siguro dito rin sa akin channel. Currently, ito yung nagpapahappy sa akin ngayon. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo kasi baka sakaling matulungan ko rin kayo. And if you are watching right now and matagal ka nang nag-iisip na gusto mong umpisahan yung fitness journey mo, take this as your sign na dapat umpisahan mo na yan. Kasi hanggat hindi mo yan tinatry, hindi mo malalaman kung ano yung magiging result para sa'yo. Pwedeng Kaizen ito or pwedeng simply you start moving, slowly incorporating healthy routines sa buhay mo daily. Start it! For sure, you can achieve 2.0 version kapag nag-umpisa ka na ngayon. Thank you so much for watching this video and please, please do subscribe here on my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga next posts ko. Like nyo rin tong vlog ko kung bet nyo yung mga ganitong type of content. Bye-bye guys! See you! Stay healthy! Exercise!